So what's up? Good morning po ulit sa ating lahat at kamusta ka naman dyan. For today's video, papakita ko sa inyo iba't ibang budget friendly na home improvement para sa external ng ating bahay. Alright. Bilis! Ah! So sa akin, dahil nga hindi naman tayo ganun ka lakas kumita, kailangan natin ng mag-budget din para sa mga bagay-bagay. Ang inuna kong home improvement para sa aking adelle townhouse ay yung sa labas na papasemento dun sa labas ng bahay. So yun, ang total cost na inabot sa akin ng pasimento ng labas ng bahay is around 24 siya, kasi nagpalagay pa ako ng tiles kasi dun sa tapat ng ano, ng entrance niya sa window sa yung front ng bahay. Pinalagyan ko siya ng tiles. The same time, pinadamay ko na rin yun dun sa service area na palagyan ng tiles, dahil yun lang yung pwede kong mapagawa that time, dahil wala pa siyang ano, wala, hindi pa siya nagre-require ng cash bond. So yun yung inuna natin. Nakakausap tayo ng contractor na gagawa. So sa pagpili ng contractor, depende naman sa inyo kung magkano budget nyo. Ngayon, kung sa tingin nyo kaya nyo yung mga kilalang contractor dyan sa area, yung presyuhan nila, meron silang mga package din naman na ino-offer, nasa sa inyo na yun. Parinig kita sa mukha. So, humanap ako lang sa tingin ko, yun na yung pinakamura noong time na yun. So yun, nagkaroon nga lang tayo ng konting issue doon. Buti na lang din at yung contractor, alam nila kung ano yung pwedeng maging issue sa kung bago nila sementohin yung part na yun. So yun, na-discover nga natin na meron doong lapse ang developer, dahil nga wala siyang drainage palabas. Actually meron, pero hindi siya connected doon sa main drainage sa labas ng bahay. Meron lang siyang pipe na hanggang doon lang sa lot mo, pero yung connection niya para doon sa main drainage niya doon sa labas, wala siyang connection. So buti yung contractor natin nakita yun, na report natin sa propens, at yun, naka-schedule naman na siya. Kaso medyo tumagal dahil nga sa pandemic. God, di ko humingi ng tulong kay Kiboloy. So, until now, yun, open pa rin yung part na yun, hindi pa rin siya masementuhan dahil nga wala pa rin siyang connection sa main drainage niya sa labas. So, yun, yung una na budget friendly na pwede mo ipagawa sa bahay mo. Allowed pa without cash man. Alright. One eternity later. So yung second na pinagawa ko para sa home improvement dun sa aking bahay is yung window grill. So sa window grill, medyo marami ako natanong kung magkano yung magiging total cost, kasi singilan nila per window eh. So marami ako natanong, kuwera ko dun sa ibang mga
fabricator. And then, yun, yung isang natanong ko. So, doon medyo na-feel ko na, or na-compare ko siya doon sa iba na siya yung pinakamura doon sa mga natanong ko, which is yung SB iron and stainless steel fabrication na si Sir Alan yung yun nakausap ko doon. So siya yung nagbigay sa akin ng magandang discount. So sa kanya ko pinaayos yung ating window grill. Ganda naman yung gawa. Pulido naman. Tapos, napakabait. Kung ano yung ni-request natin, yun naman yung nagawa. Nasunod naman siya. Napaka, ano siya, napakagandang kausap. Ayun. Kaya, medyo, yun, dun tayo nagtiwala na nagpagawa. Kung gusto nyo rin magpagawa sa kanya, lagay natin yung link dyan sa baba. Visit nyo yung page niya. Hanapin nyo lang si Sir Alan. Nakasabihin nyo, nakita nyo yung nakita nyo tong video. Baka sakaling bigyan kayo ng magandang discount. Pwede na! Apakayabang nyo pala. Hindi totoo yan. Ay. Bali, ang ano doon. Total cost na inabot ng ating window grill is 18,000 sa 6 windows, 3 sa baba, 3 sa taas. Hindi ko kasi pinalagyan ng window grill yun dun sa service area na part. Meron pang isang window dun na medyo malaki, saka yung maliit na window hindi ko pinalagyan kasi wala rin eh. Papalagyan mo rin naman ng wall yung part na yun. Papalagyan mo siya ng divider. Pwede na! Separate dun sa neighbor mo. So, hindi na kailangan ng window grill dun, no? Dahil nasa loob naman na siya. Enclosed na siya kung tutusin. Dahil pag nagpalagay ka na ng wall dun, nagpalagay din yung neighbor mo. Wala na. Sarado na kayo dun. Hindi so, totoo yan. Yun yung second na napagawa na natin. Right. 2,000 years later. So yung next na pinagawa natin is yung grill or parang gate siya sa ating main door na dual purpose. Kasi instead na magpalagay lang ako ng screen door, naisip ko bakit hindi na lang yung steel door for safety purposes. The same time na meron na rin siyang screen, so hindi mo kailangan isarado lang yung main door mo, lalo pag nandun ka sa baba mainit, para kahit paano nagbe-ventilate yung hangin, bukas siya doon. At the same time secured ka rin kasi grill na yun eh. Pag iniwan mo yung bahay, umalis ka, this yung main door mo may grill na para siyang nagsisilbing gate security ng main door. So yung part na yun, kay Sir Alan ako ulit nagpa-fabricate nun. So yun na naman, send na naman kami na quotation, nabigyan na naman tayo ng magandang discount dun. So yan ang naging resulta. Maganda naman ang kinalabasan niya, dual purpose siya, security gate at the same time screen door. Kasi kung mapapansin nyo, most of the fabricators ng screen door dyan sa malapit, magkano na yung singil? 6,000, 7,000, almost ganun na. Almost 7,000 na yung price ng magandang screen door. Screen door lang siya. So sa akin, dual purpose na yung ginawa ko. Nagpa-fabricate na tayo ng
steel main frame for the door para ano, at the same time screen door na rin siya. So ang total cost so binigay sa akin doon is 7,500. So yung 7,500 ko nasulit ko naman kasi gusto ko yung naging design, maganda rin, malinis naman yung pagkakagawa at nasunod din na gusto ko na security gate at the same time screen door siya. So yan, isa din yan sa napa-improve ko sa bahay. At yan yung mga basic na pwede mong paggawa na kahit wala ka pang cash bond na binibigay. Baliw ka yata eh. Kahit paano, okay pa siya. Hindi masakit sa bulsa. So, kung tutuusin, total cost ko, inaabot ako ng 24 plus 18 and then 75. Do the math. Yun ang aking na total cost. Yun ang aking mga napa-improve na sa ating adelle townhouse. Ay mga susunod pa kasi hindi natin kaya biglain. So ang ginagawa ko every month, meron akong project na improvement para sa ating bahay. So yun, sana kayo balak nung gayahin ng ganun. Dahil hindi naman nga tayo malakas kumita o na budget. Bola lang yan. So, priorities lang na pwede natin mapa-improve o na budget. Yun, yun ang ginagawa natin. So, yan. Sana magkita-kita tayo dyan. Pagkatapos ko na yung mga project sa bahay. Ako nga. Hanggang sa muling video natin. Sana, finish na. Ayup ka talaga! Ang ganda mong lalaki!